Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na ibinahagi sa atin ng isa sa aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Billy. Nangyari ito kay Billy noong taong 2010, dalawang taon matapos naming graduate ng high school. Namatay kasi yung barkada niya na kaibigan ko din. Hindi ko napapangalanan yung kaibigan namin na yon na namatay. Sa katunayan ay nandun ako sa burol nung biglang nagsisisigaw itong si Billy matapos niyang dumungaw sa kabaong ng namayapa naming kaibigan. Siyempre, lahat kaming nandun ay napalingon sa kanya. Yung iba, takang-taka. Kami naman ay parang normal lang yung ganong reaksyon niya. Kasi malapit talaga sila sa isa't isa eh. Sa katunayan, sila yung madalas naming kalaro sa basketball nung high school. Balik tayo sa istorya. Matapos pakalmahin itong si Billy, syempre, maraming mga CCTV yung mga nakikiisyoso. Pero sa amin niya lang sinabi yung pinaka nangyari. Nung pagsilip niya kasi sa kabaong, nakita niya na siya yung nakahiga doon. Kaya ganun na lang yung naging reaksyon niya. Syempre, marami sa amin yung hindi naniwala. Bukod na ako doon syempre. Kasi nga, nakakakita at nakakaramdam din talaga ako eh. Pero ang pinagpapasalamat ko na lang talaga ay wala pa akong na-experience na ganun. Balik tayo sa kwento. Pagkasabi nun ni Billy, marami pa yung mga nagbiro sa kanya na baka siya na yung susunod na sa kabutihang palad ay hindi naman nangyari. Pero ang buong akala ko talaga ay hindi na masusundan yon. Ito na nga yung mga sumunod na nangyari pagkatapos nun. Ayon kay Billy, nung mangyari yon ay hindi na siya uli pumunta sa burol maging sa libing nang dahil sa takot na makita niya uli yung sarili niya sa kabaong. Pero hindi lang pala dun matatapos yung nakakatakot na nangyayari sa kanya. Kasi nung minsan ay naliligo itong si Billy, nagulat siya nang may marinig siyang kumakanta sa kusina nila. Eh siya lang yung tao sa bahay nila nung panahon na yon. Pero ang mas kinatakot niya ay yung boses nito. Kasi kaparehong kapareho ng boses niya. Kaya tinapos niya agad yung pagligo niya. Tapos nagmamadali siyang lumabas ng banyo upang tignan kung sino ba yung kumakanta. Nang masiguro niyang walang tao dito, dito na siya kinabahan. Tapos parang may kung anong malamig na hangin yung dumampi sa buo niyang katawan, dahilan ng pagtaas ng kanyang mga balahibo. Kaya dali-dali siyang nagbihis at lumabas ng bahay. Naggala-gala muna siya hanggang sa may makasama na siya sa bahay nila. Gabi na nang makabalik itong si Billy sa kanila. Tapos saktong kakain na din. Habang kumakain sila, naikwento ni Billy sa ate niya at mama niya yung narinig niyang kumakanta nung naliligo siya. Sa halip na palakasin yung loob niya eh, nagalit pa ang mga ito. Sa kadahilan ng sobrang matatakotin din ang mga ito. E nung time na yon, hindi pa din nawawala sa isipan ni Billy yung narinig niya. Kaya hindi siya basta-basta nakatulog nung gabi na yon. Tapos nung nakatulog naman siya, nagkaroon naman siya ng isang napakasamang panaginip. Kasi nakikita niya yung sarili niya na dinudungaw yung sarili niya
na nakahiga sa kabaong. Nagigets niyo ba ako? Okay, game. Tapos, bukod doon, ang nagpawirdo pa sa panaginip niya, maging yung mga taong nakapaligid doon sa kabaong ay kamukha niya. Kaya, pawis na pawis siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Tapos, iniisip niya kung ano bang ibig sabihin ng panaginip niya. Dito ay tuluyan na siyang hindi nakatulog nang dahil sa takot at kakaisip ng kung ano-anong bagay. Kinabukasan, pagkagising ng ate at mama niya ay ikukwento niya sana yung naging panaginip niya. Kaso, hindi pa man siya nakakapagsimula ay nagalit na ang mga ito sa kadahilan ng matatakotin niya ang mga ito. Lumipas ang maghapon ay halos naging normal lang naman yung nangyari kay Billy. Maliban sa minsan ay naririnig niyang sinisitsitan siya. Sa tuwing makakaramdam siya ng ganun ay umaalis na lang ito para maglibang. Pero nung sumapit ang gabi ay naging ganun na naman yung panaginip niya. Kaso sa pagkakataong ito, feeling niya totoo yung nangyayari. Kaya habol hininga siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Nakaupo siya sa higaan habang hinihingal. Tapos pawis na pawis. Nung may masmasan ay pumikit ito at tumingala na para bang nagre-relax. Pero habang nasa ganoon siyang posisyon, nang biglang may narinig siyang mahihinang tawa na malapit sa tenga niya. Pagkarinig niya nun ay nagtaasan bigla yung mga balahibo niya. Pero kahit ganun ay dahan-dahan pa din na nilingon ni Billy kung saan nanggaling yung tawa. Nang makitang walang tao ay bumalik na ito sa pagkakahiga. Tapos nagtalukbong ito ng kumot tsaka tumagilid. Habang nasa ganun siyang pwesto ay pinapakiramdaman niya yung paligid kung may mangyayari bang kakaiba. Subalit, lumipas pa ang mahigit kalahating oras ay wala namang nangyayari. Kaya medyo na-relax na itong si Billy. Tapos tumihaya na ito sa kanyang kinahihigaan hanggang sa makatulog. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay naalimpungatan itong si Billy sa di malamang dahilan. Marahan niyang iminulat yung mga mata niya na pinakapagsisisihan niya nung mga panahon na yon. Kasi maniwala daw kayo sa hindi, kitang-kita ng dalawang mata ni Billy yung sarili niya na nakatayo sa gilid niya. Tapos ayon pa sa pagkakadescribe ni Billy, para daw itong sumisilip sa ataol. Ganun. Kaya sobrang takot na takot itong si Billy at napasigaw siya. Dahilan upang magising yung ate at nanay niya. Dito ay sinamahan muna siyang matulog ng mga ito nung gabi na yon. Tapos kinabukasan ay pinabindisyonan nila yung kanilang bahay. Pero nakakaramdam pa rin itong si Billy. Kaya ang ginawa niya ay kinaugalian niya yung pagsisimba tuwing Linggo. Sa awa naman ng Diyos ay tuluyan nang nawala yung mga nararamdaman niyang kababalaghan, maging yung sarili niya o yung multong gumagaya sa kanya ay hindi na rin niya nakikita. Pero sa katunayan, ang sabi sa akin ni Billy ay maigi na din daw na nangyari yun. Kasi
nakaugalian niyang magsimba tuwing Linggo. Dati kasi, madalang pa sa madalang kung magsimba ito. Pero syempre, hinding-hindi niya makakalimutan yung kababalaghang nangyari sa kanya na nagsimula sa pagdungaw. So, ayun nga mga master no, grabing nakakatakot yung pangyayaring ito. Kasi, isipin nyo ah, sarili nyo yung dinudungaw nyo sa kabaong, diba? Kahit sino naman siguro, kakabahan. Tsaka yung makapanaginip ka ng ganun, grabe yun. Para sa akin, bangungot yun ah. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kayo ba mga master, ano sa tingin nyo yung pinapahiwatig ng ganung pangyayari o panaginip? O siya, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko munang i-shoutout sila. Gadeline Villaruel, Deding Miral ng Kenneth Pasig, Nova Huntado, Jinky Singgin, Roslyn Arante, at sa lahat ng ating bagong subscriber at mga silent listener, pati na rin yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Shoutout po sa inyo palagi. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!